Limang makasaysayang misteryo na nalutas noong 2023. At kung gusto mo ang mga ganitong content, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Ang taong 2023 ay nakadiskubre ng mga kahangahangang tagumpay na magbibigay liwanag sa mga misteryo na nagpagulo sa atin sa loob ng mahabang panahon. Ang mga pagsulong ng arkeolohiko ay nagbigay ng mga pananaw sa mga nawawalang sibilisasyon at marami pang iba. Una sa listahan ang pagde-decode ng Herculaneum Scroll gamit ang AI na kamit ng mga mananaliksik sa University of Nebraska, ang isang groundbreaking feat sa pamamagitan ng pagde-decode ng Herculaneum Scrolls, isang koleksyon ng 1,100 scrolls na nasunog sa pagsabog ng Mount Vesuvius. Ang paggamit ng Artificial Intelligence o AI at Computerized Tomography, isang pamamaraan na tumitingin sa loob ng mga 3D na bagay, ay napatunayang nakatulong sa pag-alam o pagkuha ng kahulugang naka-embed sa text. Nagmarka ito ng isang makabuluhang hakbang pasulong sa pagsisikap na tumpak na maunawaan ng script at ipakita ang wikang nakapaloob sa mga sinaunang scroll na ito. Si Luke Faritor, isang mag-aaral sa computer science, ay may mahalagang papel sa tagumpay na ito. Gamit ang AI at tomography, matagumpay niyang natuklasan ang unang salita, porphyras, sa sinaunang Greek, na isinasalin sa purple. Ang pambihirang tagumpay na ito ay hindi lamang nagpapakita ng kapangyarihan ng teknolohiya sa paglutas ng mga makasaysayang misteryo, ngunit naglalatag din ng pundasyon para sa karagdagang paggalugad at pag-unawa sa mga nilalaman ng Herculaneum Scrolls. Ang ikalawa sa listahan ay ang mga lihim ng Roman concrete. Ang konkretong Romano, na kilala rin bilang Opus Caementitium, ay isang patunay ng kahangahangang kahusayan sa inhinyero ng sinaunang Roma. Ang matibay na materyales sa gusali ay ginamit para sa paggawa ng malawak na hanay ng mga istruktura, kabilang ang mga pantalan, imbornal at mga gusali sa mga lugar na madalas ay may lindol. Sa isang pag-aaral na inilabas noong Enero 2023, inihayag ng mga siyentipiko ang pinaniniwalaan nilang sikretong sangkap na nagbigay sa Roman concrete ng pambihirang katatagan nito. Ang mga pangunahing sangkap sa Roman concrete ay isang timpla ng dayap, abo ng bulkan at tubig dagat. Ang natatanging kombinasyong ito ay nagbigay ng pambihirang lakas at tibay sa materyal na nagbigay daan sa mga Romano na magtayo ng mga istruktura na nakayanan ang mga pagsubok ng panahon. Ang ikatlo, ang misteryo ng Otsimami. Si Otsi, nakilala bilang Iceman, ay isang mummy na humigit kumulang 5,300 taong gulang na natuklasan sa Otstal Alps. Ang nakaraang pananaliksik batay sa pagsusuri ng DNA ay hinamon ang mga tradisyonal na paglalarawan ng kanyang hitsura. Hindi tulad ng mga sikat na larawan na maaring naglalarawan sa kanya, ang mga siyentipikong pagsisiyasat ay nagsiwalat na si Otsi ay may maitim na balat at mga mata at kalbo. Sa pamamagitan ng mahigpit na siyentipikong pagsusuri, nabunyag ang iba't ibang aspeto ng buhay ni Otsi. Ang mga insight sa kanyang pagkain, kalusugan at pamumuhay ay nakuha mula sa mga pag-aaral na nagbibigay ng kaalaman sa mga kondisyon at hamon na kinakaharap ng mga individual sa sinaunang panahon. Ang mga eksaminasyon ay nagbigay din ng katibayan ng mga parasito sa bituka, bali ng tadyang at mga isyu sa ngipin, na nag-aambag sa isang mas komprehensibong pag-unawa sa buhay ni Otsi at sa mga hamon sa kalusugan na maaaring naranasan niya. Ang ikaapat naman sa listahan natin, ang genetic revelations ng 20,000 taong gulang na pendant. Ilang taon na ang nakalipas, isang archaeological discovery sa Southern Siberia ang nag-unveil ng isang piraso ng alahas na ginawa mula sa isang elk tooth na gawa pa noong 20,000 taon. Sa isang kamakailang pananaliksik, matagumpay na gumamit ang mga mananaliksik ng isang bagong paraan na may kakayahang mag-extract ng DNA mula sa mga poros na artifact na nagbibigay liwanag sa nakakaintriga na kasaysayan ng pendant. Ipinahihiwatig ng mga paghahayag na ang huling nagsuot ng sinaunang palamuti na ito ay isang babae na nagmula sa isang rehiyon na humigit kumulang 1,200 milya ang layo.
Ang makabagong pamamaraan na pinaliwanag sa isang kamakailang publikasyon sa journal Nature ay nagmamarka ng isang makabuluhang hakbang pasulong sa genetic analysis ng mga sinaunang item. Ang pamamaraang ito ay hindi lamang nagtataglay ng pangako ng pag-aaral ng DNA mula sa iba't ibang matatandang artifact, ngunit mayroon ding potensyal na makilala ang mga individual na minsang humipo o nag-adorno sa mga makasaysayang bagay na ito. At ang pinakahuli sa mga makasaysayang misteryo na nalutas noong 2023 ay ang lihim ng Machu Picchu, nakatago sa kailaliman ng Peruvian jungle. Ang mga arkeologo ay nakatuklas ng isang koleksyon ng mga matagal nang nakalimutang istruktura na matatagpuan sa gitna ng malawak na guho ng Machu Picchu. Kasama sa paghahayag ang humigit-kumulang isang dosenang mga katamtamang edipisyo na nasa loob lamang ng 5 milyang radius mula sa pangunahing mga labi ng lungsod ng Inca na itinayo noong 15 siglo. Nakaposisyon sa periphery ng ceremonial site na kilala bilang Chachabamba. Nalaman ang mga istrukturang ito sa pamamagitan ng pag-aaral na itinampok sa Enero na edisyon ng Journal of Archaeological Science. Gumagamit ng advanced na remote sensing na teknolohiya, particular na ang light detection and ranging, LIDAR, ang mga siyentipiko ay nagsagawa ng isang masusing paggalugad. Gumagamit ang LIDAR ng mga pulso ng laser. Nakakakuhang ito ng mga pagmamapa ng kanilang mga kontur. Ang groundbreaking na diskarte na ito ay nagbigay daan sa isang malalim na pag-unawa sa nakatagong makasaysayang tanawin na nakapalibot sa Machu Picchu.